Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth ang mahal na Birheng Maria na nagtataglay sa iyong anak sa kanyang sinapupunan. Sa pagbubunsod ng iyong Espiritu, kami naway makaisa ng mahal na Birheng Maria sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalaga ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtagyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalanging pagpalain at huwag sumpain. Makigala kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at walang muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin,
Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Birheng Mariang mapalad sa pananalig tapat sa Diyos na tagapagligtas. Alleluia, 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 sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo sa Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin nang makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria.
ipagdalaw ng mahal na Birheng Maria. Si Maria po ay lumabas, si Maria po ang may dinalaw. Matapos na siya ay dalawin at pagpahayagan ng mabuting balita ng anghel, ngayon naman siya ang lumabas, siya ang dumalaw sa kanyang pinsang si Elizabeth. At bakit natin ipagdiriwang ito? Dahil ito ay araw ng kaligayahan. Araw ito para maghayag o magbahagi ng kaligayahan, saya. At sinasabi sa atin sa araw na ito, mas piliin natin maging masaya o magsaya kaysa ang magmukmok o kaya naman ang mamroblema ng todo-todo. Kung titingnan po natin na itong halimbawa kasi ni Maria na ipinapaalala sa atin ngayon, lalo tigit sa panahong ito ng pandemya. Si Maria po, napakaganda nung kanyang disposisyon. Lalo pa, no, kung sakasakali, may mga tao po dito nanonood sa misa na medyo hindi iba yung pagtingin sa buhay, no, sa nangyayari sa buhay. Kasi kapag sinabi mo ngayong panahong ito, buntis ka, ang mga babae o kaya ang mga mag-asawa, parang hindi na lumulundag sa tuwa. Parang pag sinabi, nabalitaan na buntis ka, parang andun yung umpisang-umpisa pa lang, imbis na tuwa, problema ang tanggap. Ay, ano ba yan? Bakit ngayon pa sa panahon ng pandemya? Paano natin yan ipapanganak sa panahon ng pandemya? Delikado sa panahong ito. Problema agad ang tingin sa nangyayari. Kaya ngayon, sa pagdiriwang na ito, katulad ni Maria, lawakan ang pag-iisip. Tingnan na mayroong maganda na nangyayari, may magandang mangyayari, kahit na sa tingin natin problema, kasi kung tutusin, hindi naman talaga problema, hindi biyaya ang ibinigay ng Diyos kay Maria, na siya namang naunawaan niya, kaya itong biyayang ito ay ibinahagi naman niya sa isa pang may pinagdaraanan, sa Elizabeth. Sabi ko po, no? Tingnan mo yung sitwasyon, tingnan mo yung sarili mo. Tingnan natin kung problema ba talaga ito o pinoproblema lang natin. Minsan wala pa, pinoproblema mo na eh. Masyado ka nang nag-aalala dun sa hindi pa naman darating. Inaalala nyo, paano siya paano pag pinanganak? Saan ka kukuha ng gatas? Saan ka kukuha ng pampaaral? Paano yung gatas? Hindi pa nga nailalabas, pinoproblema mo na. Kaya tuloy, hindi natin makuhang maging masaya. So, tingnan nyo po yung mga sitwasyon natin ngayon, no? Nakakalungkot po kapag nawawala ng mahal sa buhay, no? Marami tayong kakilala, namatayan sa panahong ito, at yung iba na mamoblema din. Paano na tayo ngayon? Paano na ako ngayon? Eh, pag namatay nga, di ba, tapos na dapat ang problema eh. Kasi natatapos na lahat. Kaya lang, yung mga naiiwan, yun yung namomoblema. At pag nagkakaproblema, nagkakapasapasahan ng problema, yung lungkot, yung galit, yung pinapasa, imbis na maging mas masaya, nagiging problema tuloy ang nangyayari. Si Maria po, bagamat sa pananaw ng tao, may malaking kaharapin si Maria. Pero nagawa niyang isang tabi o kaya naman ipagpaliban ito kasi naniniwala siyang hindi naman siya pababayaan ng Diyos. Pero sa ngayon, kumbaga na sa konteksto ng ating ebanghelyo, sa ngayon, may higit na nangangailangan ng tulong. Sa ngayon,
mas kailangan ako ng ibang tao kaysa ako ang nangangailangan. Maganda rin. Maganda rin po yun, no? Yung tingnan mo rin yung pagkakataon na wag laging ikaw yung dapat tulungan. Kundi ikaw yung, isipin mo rin yung, ikaw naman yung dapat tumulong. Wag laging ikaw yung gustong ikinocomfort. Kaya nga paanyaya, lumabas ka. Diba? Bahagi mo yung saya. Kasi sa pagkakataong to, diba? Dito nakakuha ng lakas ng loob si Maria kay Elizabeth. Yung dapat si Maria, ang pinunta niya kay Elizabeth para tulungan si Elizabeth sa kanyang pagdadalang tao kasi matanda na, tapos nagbuntis, mga anak delikado. Pero ang naisip ni Maria, kailangan ng tulong ng kanyang pinsan. Pasayahin. Kaya nga, pagkakita pa lang kay Maria, natuwa na agad si Elizabeth. So, dumadalaw tayo. Hindi para minsan, no? Hindi para magbigay ng solusyon, hindi para solusyunan yung pinagdaanan, kundi para pagaanin yung pinagdaraanan at baka sakaling mapasaya mo siya. Kaya importante din po, kung dadalaw tayo, kung makikipag-usap tayo, yung nasa atin din, yung presensya ng Diyos. Kasi yun yung pinakamahalaga. Sa tingin ko, no, parang isa ito sa natutunan ni San Pablo, kung kaya naisulat niya sa mga taga-Roma, yung isang bagay din na natutunan niya kay Maria. Sabi dito, no, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong sa pangangailangan ng mga kapatid. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Makitangis kayo sa mga tumatangis. At nakita natin ito rin kay Maria. Ano nga po, mas magbigay ng pag-asa sa atin at mas magbigay sa atin ng, no, ng lakas ng loob na mas tingnan yung mas positibong bahagi ng buhay natin kaysa yung lagi tayong nasa problema. Baka kasi wala naman talagang problema. Gusto mo lang talagang mamroblema. Pag ganon, addict ka sa problema. Pag addict, kailangan iparehab. Baka kailangan mo ng rehab kasi bisyo mo na yung mamroblema na hindi pa naman problema at hindi dapat pinoproblema, pero pinoproblema mo. Ang panawagan sa atin ngayon, magbigay ng ligaya. Maghatid ng ligaya. Huwag puro kalungkutan, ha? Marami nang nadidepress sa panahong ito, eh. At sana, huwag mong piliin madepress. Mas piliin mo na maging masaya kahit may pinagdaraanan. Amen? Magsitayo po ang lahat. Pinararangalan si Elizabeth ng pagdalaw ng ina ng kanyang Panginoon, subalit ninais lamang ni Maria na ibahagi ang kanyang kagalakan. Ang ating pong itutugon, punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang simbahan naway lubos na buksan ang kanyang puso sa salita ng Diyos at ipahayag ito ng may kagalakan sa lahat ng tao at kultura. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga namumuno sa mga bansa naway makagawa ng mga programa sa pagtatatag ng isang higit na maayos na mundo. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Tayo naway pasiglahin ng mahal na Birheng Maria
upang madagdagan natin ang ating mga pagsisikap sa pagtataguyod ng isang higit na maayos na lipunan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga may sakit, naway ipakita natin ang ating malasakit sa pamamagitan ng ating pagdalaw sa kanila at pagpapalakas ng kanilang loob. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Dalug din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan mo nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan? Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo itong aming pagdulog sa iyo upang ipagdiwang ang paghahain ng sarili ni Jesucristo. Kasiyan mo nawa kami sa aming pagganap nitong pagdiriwang katulad ng iyong paglingap sa kinalugdan mong pag-ibig ng inang nagsilang sa iyong nagkatawang taong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dingabi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Pinagdarasal po namin si Rosa. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay ng walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paggalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, ang puso namin nagpupuri sapagkat dakila ang iyong ginawa para kami makatanggap ng buong galak sa iyong anak na nooy masayang nadamang kaharap ni San Juan. Bagamat lingid sa pangmalas at dito na may aming nakatagpo sa banal na pakikinabang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami
upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, binibintuho ka namin, naralo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, magsiupo na muna po ang lahat.